Hello, good morning. Kamusta po? Welcome back to my channel. Marilyn here, gardening news update. So, yes, as usual, we're going to work and every time, especially in the morning, I have to listen to the news, what's going on in the Philippines. So, yes, you know, ang Pilipinas, election is coming for senatorial, especially for senatorial, up to the local mayor. So, yes, ang controversial karon sa news, si Senator Army. Maminaw sa ta. Oh, please don't forget to like and subscribe and write your comments, please. Maminaw taga. Commentator. He will run as independent dahil yes, candidate lang siya ng MPC. So, distansya siya. So, ayun, lumalabas. Parang nagbago yata ang ihip ng hangin. Mag-independent daw siya kay si Senator Amy siya ng kandidatura niya. Kailan? Di siya mudapit sa Insuan nor ni Duterte pa. Ang kanyang partido, ang Nationalista Party. So, kung tumakbo siya, dala ang Nationalista Party, ano, matatawag ba yun? Itong pakusgan. Anyway, medyo naguguluhan lang ako. Comment nyo pa, no? Basta, akala ko, she will stand alone. Ngayon, meron pa rin siyang kasama ang Nationalista Party. Anyway, yan ang diskarte ni Senator Remy. Let it be so. Sana magtagumpay siya. Sana, kasi sa itong dalawang latest sa survey, Publicos Asia at saka, ano ba yung isa, Pulse Asia, pasok siya sa Magic 12. But that was before itong filing ng Certificate of Candidacy. Anyway, i-share ko ang press conference ni Senator Remy after na nag-file siya ng candidacy niya under ng Nationalista Party. Yes, magandang umaga po sa inyo lahat. Nakapag-file ako. Ako yung ikalabing siyam na kandidato na pumila para sa senador. Ako'y pumila sa ilalim ng dati kong partido, Nationalista, pero hindi po ako kaalyado ng anumang pangkat, anumang sektor, anumang grupo. Kaya tinataya ko na ako'y mananatiling malaya at matatag. Sa inyong lahat, sisikapin kong sagutin ang inyong mga tanong, pero hindi ko alam lahat ng sagot. This is a work in progress. This is the first time I've ever done this. But I have not resigned my old party, the Nationalista Party. And the only thing is that I will not constitute a part of the administration allowance alliance to allow me to work together with every sector to be able to cross the line and to get things done. So, eto po ang aking pinipilit gawin. Hi, ma'am. Good morning. Ma'am, pero can we just be clarified? Apa? So, yung tama bang sabihin na nag-back off kayo sa endorsement ng administration coalition? Ganun nga. Kasi baka magkaroon ng iba't ibang kulay at hindi maari masara yung pinto sa iba't ibang sektor. Mas maigi na. Alam naman natin ang halalan, madugo, mainit, mabagsik ang usapin. Mas mainam na wala akong kalaban. Ayoko kasi ng ganoon ang nais ko talaga. Hindi tumahak ng dalawang ilog, kundi maging yung iisang ilog. Ang malaking tubig, ang dagat kung saan magtatakbo lahat ng ilog. Para makausap natin lahat ng sektor, tatayo ako ng mag-isa. At yung NP, dati ko na kasi partido yon at wala naman tayong na kikitang sabit sa hinaharap. Pero Sen, bago po yun, nagkausap muna kayo ng presidente.
na i-discuss nyo po ito sa kanya. Walang nangyari kasi, sabi niya, paano ba ito kung magkaroon ng, syempre, yung balatan kapag eleksyon, di ba, birahan, may laban-laban. E napaisip ako eh. Sabi ko, paano? Kahit hindi ako ang magsalita ng maenghang o mag-insulto o kutsain yung sino man, okay lang yan. Ako, kaya kong hindi gawin yun kasi hindi naman ako palaaway. Sabihin na na ako'y matapang o di kaya mataray pa, okay lang. Pero hindi talaga ako palaaway. Baka hindi ko matiis kapag maanghang na yung sinasabi tungkol sa iba pang sektor. Ma'am, one last from AM. Oh. Pero bukas po kayo sa possible endorsement. Halimbawa po, nakaibigan po ninyong si VP Sara dahil may hugpong siya na malaki ring partido. Hindi ko alam. Hindi ko pa napapag-usapan yon. Ang akin lang, pinili ko na maging malaya para hindi na ako kakampi kanino man, laban pa sa iiba, mas maigi na. Piliin na lang natin ang sambayan ng Pilipino. Okay. Michael Rogas, please. Hi, ma'am. Magandang baga po. Michael Rogas po from Radio Pilipinas. Ano po ang pakiramdam kasama po natin ng dating unang ginang sa pagpapal po ng ating Certificate of Candidacy? Yung nanay ko, excited. Hindi nakatulog yan. Alas 5, natulog. Biglang nariyan na. Alas 7, nasa simbahan na, nakikidasal. At inaasahan ko na talagang yung swerte at yung wisdom niya sa politika ay maibigay rin sa akin. Nabanggit po kanina, susugaw ko lamang po yung naunang tanong about Vice President Sara. Kung sakali magkaroon ng endorsement sa pagitan po ni BB Sara at sa inyo po, tatanggapin po ninyo, ma'am? Hindi natin alam. Ang hinihiling ko, yung endorsement ng lahat. Sana talagang tuloy-tuloy pagsusuporta at pagmamahal sa akin. Kanina, sa labas, napakainit. Pero nagdatingan yung iba't ibang panig mula sa Ilocos Norte, yung aking mga mayor. Baka tapos dumating din yung mga IP namin, yung mga Tingyan, yung mga Igorot, nariyan sa labas. Natutuwa naman ako dahil andyan yung endorsement ng iba't ibang senior citizen, yung ating mga TODA, yung ating mga young farmers, at kung sino-sino pa. Kasi sa pakiwari nila, kahit papano, may nagawa naman tayo. Higit sa lahat sa mga magsasaka, pagkat ako yung pasimuno dun sa pagmimigay ng mga titulo. Yung Agrarian Reform Condonation, yung bilyon-bilyon na utang na pasawala natin at nabigyan sa wakas ng individual titles ang ating mga magsasaka. Pero step one pa lang yan, kasi alam natin, may titulo nga, wala namang pera, wala namang pambili ng abono, wala namang pambili ng krudo. At dahil dito, tatakbo ako muli. Maraming hindi pa tapos. Andyan din sa labas, kasama ng mga seniors, yung ating mga PWD at saka senior citizens. Yung PWD at saka yung solo parents, wala pong tulong talaga ang pamahalaan sa kanila. Kaya andyan. Andyan sila kasi sabi ko, pagkatapos ng seniors, unahin muna natin yung lola at mahirap na. Abay, sumama sila. Kaya yan yung mga endorsement na talagang nag-aantig sa akin na tumakbo muli. Thank you so much, ma'am. Okay, may tanong pa po. Go ahead. Yung tele, pakipasa lang, please. Thank you. Hi, ma'am. Good morning po. Amor from Newswatch Plus. Ma'am, to clarify, yun pong filing po ninyo ay under nationalista party pa din po. Oo. So, but you also said na parang tinatarget nyo pong maging independent. So, where does it start and where Hindi, does kasi it kasi alam naman ninyo, nagkaroon ng mga alyansa. Di ba may isang alyansa, limang partido. May isa pang alyansa na dalawa, tatlong partido. Sa akin, mananatili lang ako sa partido ko dahil doon naman ako mulat sa poll. At hindi na ako makikipag-alyado kasi parang gumuguhit ka ng linya. Ayoko nang ganun eh. Gusto ko kausap ko lahat na makipagbate sa bawat isa at higit sa lahat may magawa. It's very, very important to me that I am able in every case to cross the line and to be able to speak to each and every sector and finally get the work done. Nagawa na rin natin yan. Nagsimula dun sa ayuda. Kung maaalala nyo yung concept
konsepto ng ayuda ay talagang taliwas sa isipan natin. Pero nung panahon ng COVID-19, nangailangan talaga ng matindi ang lahat ng sambayanan. Kaya nagsimula tayo magbigay ng SAP 1, SAP 2, iba't ibang klase ng ayuda at pinalawak yung AIX. Ako noon yung chairperson at pasimuno noon under President Rodrigo Roa Duterte. Nung dumating na ang panahon ngayon, ayun, itinuloy-tuloy na lang natin yan. At nais ko pang ituloy na hindi lamang ayuda, kundi dagdagan pa natin ng sahod. Kahit hindi minimum wage, sahuran na natin ang marginal farmers, bigyan na rin natin yung mga naghihirap na toda, yung naghihikahos ng mga market vendors. So yan ang pakay natin. Tuloy-tuloy lang po para sa akin, yung nasimulan na condonation ng penalties sa interest ng mga agrarian reform beneficiaries. Nag-umpisa rin kay Presidente Duterte para sa akin tuloy-tuloy. Maganda itong nangyari kay Presidente Bongbong at ang nangyari ngayon eh talaga natuluyan na at naibigay na yung mga titulo. Ang sumunod naman dyan, bigyan natin ng tulong sa abono, sa krudo, sa binhi at iba pa. Okay, next. Just one more question po for me, ma'am. Would you care to comment po on the administration's slate? Yun pong ngayon 11 months senatorial slate. May mga nagsasabi daw po kasi na same old faces and family members. Yun pong mga nandun sa slate. Would you care to comment on that po? Mahirap mag-comment. Hindi na ako kabahagi eh. Pero sabi naman ng aking kapatid, okay lang na. Intindihan naman niya. Lagi naman ako pasaway noong pa nung bata pa kami. Kaya sabi ng kapatid ko, ayos lang. Susuportahan pa rin ako. Ako naman, hindi naman kami kailanman nag-aaway, hindi naman kami nagsasagutan o nagkakainitan. Ang amin lamang, talagang ito paniwala ko na higit ako makakatulong sa kanya at hindi siya malalagay sa alanganin. Ganon din ang iba pang mga pangkat, baka mag-alangan sila sa akin at kung ano-ano pa maisip, mas maigi na wag nang mag-alyansa. Okay. Good morning, ma'am. Dwight De Leon po from Rappler. Some pre-election surveys are placing you on the bottom half of the Magic 12. Does this worry you? And what can you say about some observations that baka daw dahil hindi kayo makapili ng isang side between the fight between your family and the Duterte family? Ang aga-aga pa para makinig sa survey. These are all so early. So tignan natin as this goes. Ako lang, kayod marino pa rin lang. Ganyan naman talaga yung ginagawa ko. So ikot lang ng ikot. Yung ikalawa mong tanong, yung nasagot ko na hindi ako namamangka sa dalawang ilog, kundi inaasahan ko na ako ang maging ilog kung saan nagtatakbo ang lahat ng tubig. Okay, thank you, ma'am. Okay. Miss 48 minutes, time's up. Yes, maraming thank you, salamat. Pasensya po. Time's up to it. So, mauto si senatorial candidate Amy Marcos. Comments kung unsay inyo hang pag-obserba sa iyaha. So iyan ang ingon, it's too early to judge kung ikapila or susorbi. But grabe ang election sa Pilipinas. So atong excited po ta nga mahibaw-an kung kinsay mudagan sa mga Duterte, kaya grabe ang laban karon sa politika. Para nako kinahanglan nga mamili ta wisely sa mga OFW. Mamili ta wisely. Kung dili man ta makabotar, ako di man ka makabotar. Atong ma-convince ang atong mga pamilya kinsay maayo butaran o kinsay
na ay kinahanglan nga kanang na ay experience ba nga himo og mga batas og mutindog yun para sa mga katawhan og dili gyud ko rakot. Hay. So mao na atong subaybayan ang mga bagong balita. So please like and subscribe. Thank you for watching, guys. We're here at work now. Thank you so much. So, ugma na po.